Alamat ng Perlas sa Mindanao. Isang binatang mangingisda ang nagkaroon ng kasintahang dalagang Muslim sa isang pook sa Mindanao noong unang panahon. Ang magkasintahay nagsumpa ang pakakasal pagsapit nila sa 21 taon. 5 taon pa silang maghihintay. Tuwing sila'y mag-uusap, ipinaaalala ng isa't isa na huwag makalimot sa sumpaan. Laging nangangako ang binata na ang dalaga lamang ang tanging pakaiibigin. Pinakamamahal kita, Leonisa. Ang magiliw na sabi ng binata, ikaw lamang ang babaeng iibigin ko habang buhay. Gugustuhin ko pa ang kamatayan kung hindi rin lamang ikaw ang aking magiging kapalaran. Salamat, mahal ko. Natutuwang tugon ni Leonisa. Napakadakila ng iyong pag-ibig. Sana'y palarin ka sa iyong paghahanap buhay upang makapag-impok tayo para sa ating pag-iisang dibdib. Huwag ka sanang magpapabaya sa iyong kalusugan. Mag-ingat ka sa iyong paglalayag, dugtong paniya. Maraming salamat, mahal ko, sa iyong mga paalaala. Tugon ng binata, sabay paalam. Laging nagsusunuran at walang pagkukulang ang magkasintahan sa isa't isa. Kapwa sila tapat sa sumpa. Walang madilim na panginoon sa kanilang pag-ibig. Laging bukang liwayway, walang pagmamaliw ang kanilang pagtitinginan. Subalit mapagbiro ang tadhana. Biglang nawala ang binata at hindi na nagpakita sa kanyang kasintahan. Parang mababaliw si Leonisa. Araw at gabi nasa daungan upang magbaka sakaling magkita sila ng kanyang minamahal. Umulan at umaraw ay nananatili siyang nag-aabang sa daungan. Hanggang sa iluwal sa maliwanag ang bunga ng kanilang pagkakasala. Naging tulala ang dalaga. Sa tuwin ay nakatayong walang kibo na animoy isang ribulto. Walang katinag-tinag na napako ang paningin sa laot ng dagat. Minsay maluha, minsay humahalakhak. Dumating ang saglit na hindi sukat asahan, siya'y naging isang taong bato. Di umano, isang araw ay nakita ng mga nagmamasid na lumuluha ng perlas ang taong bato. Biglang lumaganap ang balita. Ang taong bato ay dinumog ng mga tao upang sila'y manlimot ng perlas. Isang inang dukha ang nagtiyagang naghintay ng iluluhang perlas. Kasama niya ang anak na 7 taong gulang. Yumakap sa ribulto ang ina't nagmakaawa. Bigyan mo kami ng iyong perlas. Nang ang ina ay bumitaw sa pagkakayakap sa ribulto, ay hindi niya makita ang kanyang anak. Hanap tini, hanap doon. Inabot ng dilim ang ina sa paghahanap, subalit nawalan ng saysay. Nang magsawa ang bata sa paglalaro sa may dalampasigan, saka pa niya naalaala ang kanyang ina. Kanyang pinagbalikan at tinalunton ang kinaroroonan ng taong bato. Hindi niya naratnan doon ang kanyang ina. Inay! Inay! Narito ako! Saan ka naroon? Ang sigaw ng bata, tuloy yakap sa paanan na ribulto. Naantigang damdamin ng taong bato, kanyang naalaala ang kanyang yumaong anak. Ang kanyang mga matay dinaluyan ng masaganang luha. Kinabukasan, ang ina ay nagbalik sa lunan ng taong bato. Natuklasan niyang nagkalat ang mga perlas sa paligid ng ribulto. Siya'y nalimot ng perlas. Kinamaya-maya'y dumating ang nawalay na anak. Saan ka nang galing? Kahapon pa kita hinahanap. Hanggang ngayon, ikaw ay aking hinihintay. Ako po'y nalimot ng kabibe. Dagbalik po ako sa ribulto, ngunit kayo'y wala na roon. Bakit hindi ka umuwi sa atin? Hindi ko alam ang daan pag-uwi.
Sa bahay po ng kaibigan ko ako natulog. Ako'y kanyang ipinagsama nang makitang iyak ako ng iyak. Tulungan mo akong manlimot ng perlas. Pagkatapos ay uuwi na tayo. Nang malaunan, ang kinatatayuan ng taong bato ay nakarating ng talpukan ng alon. Ang rebulto ay tinangay ng alon. Ito'y napalaot sa pusod ng dagat hanggang sa nawala. Ang luha ng dalagang nabigo sa pag-ibig ang pinagmulan ng maraming perlas sa dagat ng Mindanao. At yan ang kwento ng alamat ng perlas sa Mindanao. Laging tatandaan mga bata, ang tunay na pagmamahal ay walang hinihiling nakapalit at nakapagpapaiba ng isang tao. Ang pagmamahal ng magulang sa anak ay walang katapusan at hindi kailanman humihingi ng kapalit. Hanggang sa muling mga bata, paalam!